sa mystical na mundo ng Battle Realms, kung saan ang mga clans ay naglalaban-laban para sa supremacy, isang klase ng madirigma ang tumatayo bilang isang huwara ng disiplina at karangalan, ang samurai. Mabangis at matalino gaya ng isang dragon, isa sila sa mga tinatawag na pinakamagaling ng mga mandirigma. Sa malapitan man na labanan gamit ang kanilang katana o sa malayong labanan gamit ang kanilang bow and arrow, ilan lamang ang makakatapat sa gayong kalakas na pwersa. Ang samurai, iginagalang bilang mga tagapag-alaga ng mga sinaunang tradisyon, ay nagmula sa marangal na Dragon Clan. Ang ating pagsisiyasat ay nagsisimula sa kung paano ginawa ang samurai at ang mga halaga na humuhubog sa kanilang pag-iral. Upang lumikha ng isang samurai, dapat tuklasin ng isa ang mga prinsipyong namamahala sa kanilang mga aksyon, kabilang ang karangalan, katapatan, katapangan, at disiplina sa sarili. Upang makuha ang pangunahing katangian nito ng samurai, sinasabing dapat dumaan ng isa sa pagsasanay sa lahat ng tatlong pangunahing gusali ng labanan ng Dragon Clan. Ito ay Dojo, Archery Range, at Alchemist Hut. Ang pagsasanay upang maging isang samurai ay nagkakahalaga ng 90 rice at 105 water. Sa kabila ng kanilang mabigat na armor, kilala ang mga samurai sa kanilang matuloy na pag-atake, pati na rin sa mabilis na paggalaw. Dahil ang samurai ay parehong maaring umatake sa melee at range, ang kanilang mga pag-atake ay nakasalalay sa kung anong sandata ang kanilang ginagamit. Para sa melee, nagdudulot sila ng cutting damage na may base damage na 17, habang sa range naman, sila ay nagdudulot ng piercing damage na may base damage na 18.75. Sa HP naman, mayroon itong 400 HP na kapareho lang ng Ronin at Warlock. Sila rin ay kinoconsider na non-siege unit, ibig sabihin, mas maliit ang kanilang damage sa mga buildings. Ang mga samurai ay maaaring may parehong pinakamahusay na battle gear sa laro. Alinsunod sa kanilang mga halaga ng karangalan at lakas, ang paggamit sa battle gear na ito ay maaaring makakaapekto sa kinalabasan ng bawat labanan. Ang mga battle gear na ito ay Number 1, Yang Blade. Nakukuha pagkatapos ng pagsasanay mula sa shrine, pinapataas nito ang pinsala ng 10% sa bawat yang na mayroon ng clan. At higit na, pinapataas ang generation ng yang mula sa mga pag-atake. Ang paraan ng pag-atake nito ay kapareho ng Yin Blade mula sa Cronin na counterpart. Ngunit, hindi naman ito binabago ang uri ng pag-atake nito sa magic. Number 2, Dragon Skin. Nakukuha pagkatapos ng pagsasanay sa Fireworks Factory, ang mga samurai ay hindi nakakatanggap ng pinsala mula sa projectiles o range ng mga pag-atake, mga kakayahan sa area of effect, at magic damage kapag na-activate. Sinasabi na kahit sa kamatayan, isang tunay na samurai ay hindi nakakatikim ng pagkatalo. Palaging pinipili ng samurai na kitili ng kanyang buhay kaysa mahulog sa talim ng mga kaaway. Dahil dito, kinagawa ng samurai ang seppuku bilang kanyang innate ability. Ang samurai ay magsasagawa ng karangalan ng magpakamatay kapag natalo, ilalabas ng kanyang espiritu at mapipinsala ang lahat ng kalapit na kaaway na humarap sa malaking explosive AOE damage. Upang magamit ang buong potensyal ng samurai, dapat maunawaan ng isa ang mga pag-upgrade na umaakma sa kanilang mga natatanging kakayahan. Maaaring makinabang ang mga samurai mula sa apat na tech-upgrade na tiyak na magpapalakas sa kanila sa labanan. Ang mga tech-upgrade na ito ay Number 1, Dragon's Fire. Pinapataas ng 20% ang maximum HP ng samurai. Number 2, Tempered Steel. Pinapataas ng 20% ang damage sa melee attack. Number 3, Zen Accuracy. Pinapataas ang range attack damage ng samurai ng 30%. Number 4, Meditation. Pinapataas ang natural healing rate by 20% ng lahat ng unit.
Ang mga kwento ng kagitingan at kabayanihan ay palaging nakakabit para sa mga matatapang na samurai. Sa kanilang full armor, sila ay lubos na resistant sa mga cutting at blunt na uri ng pinsala. Dahil tumatanggap lamang sila ng humigit kumulang na 25% at 50% sa mga ganitong uri ng pag-atake ayon sa pagkakabanggit. Gumagawa din sila ng dissenting depensa laban sa piercing damage. Nakakatanggap lamang sila ng 75% sa mga ganitong uri ng pinsala. Katulad ng kanilang serpent counterpart na Ronin, ang mga samurai ay kilala sa pagiging mahina laban sa explosive na pinsala. Kumukuha din sila ng 175% sa ganitong paraan ng mga pag-atake. Ang mga samurai ay napakahina din sa mga magic attack. Nakakakuha sila ng 150% na pinsala sa ganitong uri ng pag-atake. Samantala, para sa fire at piercing damage, 100% ang kanilang inaabot sa mga ganitong uri ng pag-atake. Narito ang listahan ng mga unit na banta sa samurai. Ang mga ito ay mga unit na humaharap sa explosive, magic, piercing, at fire na pinsala at may dissenting resistance sa cutting damage. And there you have it, ang samurai, ang perpektong sagisag ng Dragon Clan. Kasama ang hindi natitinag na katapatan, karangalan, at paghahangad ng kahusayan, ang landas ng samurai ay nag-aalok ng marangal at kapaki-pakinabang na paglalakbay. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa isa na namang malupitang Battle Realms content. Kung nagustuhan mo ang video at nakita mong nakakatulong ito o nakakaaliw, huwag kalimutang mag-like at pag-subscribe na rin. Ipinapaalam nito sa akin na tinatangkilik mo ang content at hinihikayat ako na gumawa pa ng mga video na tulad nito para sa iyo. Ingat and see you in the next video!